Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama. Wow! Ayos ah! Okay yung forma nitong dalawa for a change. Ibang klase. Ha, mukhang magkakalisthenics tayo ngayon. Pero bagay. Ayos na ayos. Siya nga pala, Yuki. Kinukumusta ka ni Jepoy? Kailan mo sino si Jepoy? Si Jeffrey, si baby ko po. Oh! Naku, kinikiligin ngayon. Baka kinakagat-kagat na nun yung kanyang kuko. Anyway, belated happy birthday ulit ha. Salamat. And Jepoy, belated happy birthday ha. Ngayon, ito, parang mag-birthday ulit tayo sa sayawan sa saya dahil sa kanilang dance moves. Panorin! Ayun, so yung nakikita ko yung cameraman na saglit, iniiwan yung camera para lamang makapagpalakpak at makita ng mga dancers na na-appreciate sila. Very good. O, di ba? Bagay na bagay talaga sa inyo yung suit na yan. Pupunta ako mamaya sa ISN, Idol Shopping Network. Baka may panlalaking ganun. Anyway, Chang Marks and MJ, si Chang Marks muna. Teka muna, si Chang Marks mukhang meron lakad ata to ng panglagit. Chang Marks, kumusta? Direk, ano kas, idol, kasi gusto ko yung mga outfit nila from ISN, kaya gustong-gusto ko talaga. Labanan medyo, mo yung kabag top. Lumaban ako ng konti. Laban! Ayos ah! Kung may pang kabag top kayo, meron ako ganyan. Yes! Pang bagets na bagets, yes. Chang Marks, parang Korean style. Oh. Di ba? Anyway, Chang Marks, ano ba maabangan ngayon? Nako, eto idol, ngayong Biyernes sa una nating kaso, magbibigay tayo ng mensahe sa mga girls na mahilig sa gwapo, ha? Pagmasdan yung mabuti ang larawang ito. Yan si Juan Paulo Fernandez, aka Paulo Fernandez. Isa po siyang model na animoy malaginto ang mga porma dahil 180K ang nahukay daw niya kay ate. Matapos daw makahalukay ng 180K, bigla na lang daw natunaw ang malagintong porma ni kuya. Ngayon tuluyan na siyang naglaho na parang bula. Nako. Paolo Fernandez, manluloko ka. Binigay ko sa'yo lahat, pinatiwalaan kita. Lahat ng ipon ko na sa'yo, bumili pa tayo ng motor. Para saan? Sabi mo para sa business, pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Ibalik mo lahat ng pera ko, pati gamit ko. Sir Rafi, tulungan niyo po. Mabawi yung gamit ko. Pati po yung pera ko, Sir Rafi. Tulungan niyo po. Mahanap si Paolo Fernandez po. Nako, abangan kung paano yan a-action na ni Idol mamaya. Pero, teka muna ha. Huminga muna tayo. Ito. Ang isa pa nating kaso na ika nga sa kasabihan, sinugatan na, inasinan pa. Naku! Tungkol ito sa company driver na naputulan ng not just one, naku, pero two fingers po sa trabaho. Ang binigay na danyos ng kumpanya, 5,000 piso kada daliri, pero may pagdadabog pa. Idol Rapi, ito po ang nangyari sa kamay ng asawa ko, naputol po yung dalawang daliri. Hindi po kami, walang hulog po kami ng is-is. 8 years na po, tapos yung amo po namin, hiningyan po namin, nagbigay lang, lang po ng 1.5 at nagagalit pa. Dapat daw po nag-abiso kami na manghihinam, babali kami. Tapos yung naka-aksidente naman po, ang sabi niya, antayin pa daw yung police report at saka medical kasi ipapasok daw po sa insurance.
Ayun lang po, Idol Rapi. Dapat sana matulungan niyo po kami. Ako, yan ang mga abangan natin mamaya. Kaya naman, sambayan ng keyboard warrior sumanda na dahil narito na si Mareng MJ. Hola mga keyboard warrior! Backbaka na po tayo sa live stream ng Idol in Action sa Facebook page. Punta rin po sa YouTube channel ng 1PH. Mag-comment po kayo tungkol sa mga kaso at syempre, abangan po ang ayuda ni Idol today! Kaya Idol Rafi, ano pa bang inihintay natin? Salamat siya Mark at MJ Marvori. At syempre ang naantay ng lahat kung anong iwa-warning shot ni Kapitana Carol. Hoy, hoy, hoy! Ito na ang aking warning shot sa Severa Bacolor Water Jump po yan, Idol, sa Bacolor, Pampanga. Anong problema sa Severa Water Services Company Incorporated na ito? Naku, Idol, ito po, Idol, may video. Panoorin po natin lahat. Oh! Nakita at napanood. Yan po ang inilalapit sa atin ni Joyce Marie Owabe, Idol, ng taga Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga, Idol. 10 taon na daw po nila itong sakripisyo pinagdurusahan ang napakaduming tubig na lumalabas okay, sa kanilang Carol, gripo. Carol, yes, Idol. Deep breath. Yes. Okay. Ganito yan. Yes, Idol. Ang pahabain pa. Yes, akyat I know. Akyat natin yung mamaya sa radyo. Ratratin na natin. Anong warning shot? Kung, correct, kung ganong kaklasing kalaking problema, ratatin natin mamaya sa wante sa radyo. Okay na yan. Okay, Idol. Next. Pangbalanse, good shot! Good shot nga, Idol, kay Miss Estela sa cabin ng Barangay Kasinglot, Tagoloan, Misamis Oriental, Idol. Bakit? Bakit mo ginugood siya si Ma'am Estela? Idol, kung matatandaan niyo po, ay nai-warning shot May 3 na kung saan yung ating complainant ay si Miss Marilyn Emphasis dahil itong kanyang kapitbahay, Idol, araw-araw nag-i-spray ng kemikal sa punong mangga. E talaga doon nakakasulasok ang amoy. Pero Idol, good shot. Stop na, wala na. Stop na. Good. Pero ka. Okay. Yes, Idol, may pasasalamat po sa inyo, sige, Idol. Sige. Hi, Sir Ape. Ako po si Marilyn Emphasis. Yung nagreklamo kay Estrella sa cabin dahil sa pag-spray niya sa mangga. Ngayon, wala na sila nag-spray, Sir. Salamat talaga, salamat. God bless you. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you, Pastuala. Okay, Carol, ganito ah. Yes po. Mamaya, yung sa water district na yon, yung Severa tubig, po. Yes. Kulay putik. Aba, akala ko nga langis eh. Tindi nun. Rat-rat shot. Mamaya. Okay, sa wante sa radyo. Okay. Yes po. Unang-una, isasalang natin. Okay po. Anong warning shot? Eh, sobra, tindi ah. Okay, thank you, Kapitana Carol. Ngayon, punta na tayo sa ating unang kaso. Bago natin kausapin si Ma'am Camille Castro, kanina po nagbigay na si Chang Marks ng babala sa lahat ng mga girls dahil ito nga pong irereklamo ni Ma'am Camille na si Sir Paulo ay nakatangay sa kanya ng napakalaking pera, 140,000. Pero hindi lang po sa mga girls ang amin pong babala, kundi maging sa mga gay. Kasi po, maging gay ay target din po niya. So, pwede siya sa girls, pwede siya sa mga gay. Yun po yung kanyang mga tinatarget na biktima. So, umpisan po natin dito kay Miss Camille para maikwento niya kung paano siya naging biktima nitong si Paulo Fernandez na isa pong model at actor. Artista ba to? Sinabi niyo actor? Pa-extra-extra sa pelikula. Okay. I would suppose, hindi dito sa TV5 ha. Kasi kung sa TV5 sa pa-extra-extra, si Bakin agad.
pakiusapan natin yung signal. Okay? O kung ano man channel, I mean, anong programa. Hindi nga, seryoso. Pag ito'y nag-extra-extra sa TV5, pasisibak natin on the spot. Okay, anyway. Ma'am Camille, magandang umaga po. Hello po, Sir Rafi. Good morning po. Paano niyo po nakilala itong si Mr. Paulo Fernandez? Actually, sir, nagkakilala lang po kami sa dating app po. Dating app? Yes po, sir. Paano po nag-umpisa yung inyo pong relationship? Bali po, nagkakilala po kami sa dating app, tapos nag-meet po kami. Okay. Then after po nun, nanligaw na po siya, Sir Rocky. Paano niyo po kayo niligawan? Dati po kasi akong admin officer po sa isang dental clinic sa QC po. Okay. Tapos po, lagi po siya nandun, sir. Nagdadala po siya ng food. Ganun po. Naniligaw okay. po siya. Opo. Okay. In fairness, nagdadala ng mga food. Anong klase mga food naman? Mga ano, sir. Pang lunch po, ganun. Okay. Mga fast food po na food. So, because of that, napalapit po yung loob niyo sa kanya. Kumbaga, nabighani po kayo. Dahil opo, sir. Sa kanyang kabaitan. Sa kanyang pagiging yes, po. Thoughtful. Opo, sir. Gaano katagal po, ma'am, bago niyo siya sinagot? Yung pagpupunta-punta niya sa office niyo at pagdala-dala ng mga food? Bali, sir, nagkakilala po kasi kami parang September 18 po. Tapos, October po, yun na po yung parang dire-diretso na po yung relationship namin. Okay. Then November po, sir, nag-live-in na po kami. Okay. Mabilis yung pangyari. So, yes, nung mag-live-in kayo, po. Ano po yung mga kaganapan o mga hindi magandang pangyari while kayo po yung nag-live-in? Bali po, nung November, sir, nag-start na po kami mag-live-in. Doon po sa bahay nila sa may Bulacan, sir. Tapos po, bali, nagka-problema po sila nung sister niya. Kaya po, ang nangyari is, nag-separate po kami ng bahay. Bali, nag-apartment na lang po kami. Okay. Sa Bulacan area din po yun. Ma'am, medyo pass forward tayo. Doon na ay, po okay sa po. Pera, nasabi niyo 140,000. Bali po, yung sa 140,000 po kasi, sir, nag-deposit po ako sa account niya. Dahil po sa motor, para po pambili ng motor. Niya? Dahil po nag- Okay. Namin po, sir. Kasi po, nagbi-business po kami ng churros before. Diyan po sa Manila, nagbi-deliver po kami. Tapos po, sir, ang kailangan po kasi namin nun is service dahil wala nga po kami service pang deliver. So, ang ginawa po namin is naglabas po kami ng motor, which is Yamaha X-Max nga po. Okay. Pera niyo po lahat yun? Yung 100, bali nag-down lang po kami, sir, kasi hindi po namin siya kayang i-fully paid. Ang nag-fully paid po nun, sir, is yung sir po niya na sundalo po. Yun po yung nag-fully paid ng 260,000 dun sa motor. Sino po? Kamag-anak niya? Hindi po niya kami. Bali, sir, kasi dati nagtitraining po siya ng pagkasundalo. Ah, yung sir yun niya. Po. Okay. Ako, sir. Officer niya sundalo. Po. Magkano po yung nailabas niyong pera? Ako po, sir, ang dineposit ko po sa account niya is 140,000. Tapos nag-add po siya ng 10,000 para po pang down dun sa sir po niya na 150,000 po. Okay, so in the end, ano nangyari? Tapos po, bali, dun kami sa sir niya po, sir, nagma-monthly ng 18,000. Twice na po kami nakapagbigay ng monthly. Ako din po yung nagbayad, sir, pera ko po. Tapos po, nitong February lang, sir, February 17, sir, nagpadala ako sa kanya ng 24,000. Bali, yung 15,000 dun, sir, is pang down dun sa motor, pang monthly po namin. Tapos yung 9,000 po is pang paayos daw po ng motor kasi may sira nga po. Okay. Dahil ang plano nga po namin, sir, is aakit po siya ng Baguio ng February 18 po. At ano nangyari? Natuloy ba yung pag-akit sa Baguio? Hindi, anong gagawin po, niya sa Baguio? Bali po kasi, umuwi po ako dito, sir, sa Baguio kasi po para po sana magbakasyon dahil nga po medyo naging toxic po yung relationship namin dahil marami po ako nalaman about sa kanya. Tulad na? So, tulad na? Tulad, actually, sir, ano po, ilang beses po siya nahuling ng bakla po. Yun po. Okay. So, kinumpranta mo siya dyan and then, ano pong sinabi niya?
Kinonfront ko po siya, sir. May mga screenshots po ako nung conversation nila nung gay po. Hindi naman po ako against dun sa bakla kasi alam ko po na pineperahan lang din po siya ni Pao. Pero yun po, may conversation po sila together na binigyan niya nga po si Pao ng 15,000 that night. Okay. Sige po. So, ngayon, ma'am, nagkahiwalay na kayo ni Mr. Fernandez. Opo, sir. Bali po, wala po kaming... Hindi po talaga kami yung talagang totally na naghiwalay po kasi nang ghost po siya, sir. Oh, nang ghost. Sige. Ito na po, opo, si Sir Paulo Fernandez. Sir Paulo, magandang umaga po. Magandang umaga, Idol. Opo. Sir Paulo, sa kabilang linya, si Ma'am Camille. Gusto niyo po siyang kausapin? Pwede kayo mag-usap. Ma'am Camille, ito, nakontak po namin si Sir Paulo. Usap muna kayong dalawa, Ma'am Camille. Opo. Point out ko lang po about po sa issue na sinasabi niyong 180,000 pesos. Sige, Camille, sagutin niyo po siya. Yes. Oh. Yun, yung paki-explain naman kung saan na, paano napunta yun sa 180,000 pesos. Oh, di ba? Yung 140,000, binigay ko yun, nilagay ko yun sa account mo mismo. May resibo ako na may deposit slip ako nun. Okay. Actually, marami yan, pero yun lang yung may resibo ako. Tapos, meron akong pinadala sa'yo, nito lang, na 24,000. Alam mo yan, pangalan ni Inchang yung nandun sa GCash. Tama? So, sagutin ko po, Idol Rafi. Go ahead po, sir. Sige po, sir. Ang side ko po, Idol, nung time po kasi na pinadala yung pera na yan, nakabenta po siya ng lupa from Baguio. Okay. And yes, then po, nung time po na yun, wala siyang account na pwedeng pasukan ng pera kasi nga po is parang BPI lang po ata yung account niya. Okay. Then pinasok niya po sa akin through BDO na 140. Okay. And then Idol nag-finance kami ng motor dun sa friend namin nakakain. Okay. Kasi po gusto niya daw po mag-upgrade so naglabas po kami ng 60,000. Yun po yung ginamit na pera niya. Okay. Now, so ngayon po, sige po, sige, go ahead po. Go ahead po. Ngayon po, tinanong ko po siya, ito lang, nag-usap po kami niya ni Camille, last 2 days ago. Sabi ko po, hindi mo ba sinisingil yung pininansa natin ng motor? Sabi niya po, hindi niya daw sinisingil. So expected ko po, nung naghiwalay kami, sinisingil niya po yun. Kasi 60,000 po yun eh. I mean, almost 70 pa po. Okay. Ma'am Camille, go ahead po. Sir Rafi, bali po yung sa 60,000 po na yun na sinasabi niya. Actually, sir, meron pa po akong binigay sa kanya na 35,000 at saka 47,000. Pero wala na po kasi akong receipt noon. Yun po yung pinang-finance po namin dun sa kay Kuya Ian, po, dun sa friend po namin, about dun sa motor po na pang-upgrade. So, iba pa po yung 140,000, sir, na pinambili po namin ng X-Max, sir. Okay, so magkano po lahat-lahat, ma'am, ang nailabas ng pera? Lahat-lahat po, total. Ang pinaka-total nun, sir, is nasa 230. Pero ang sisingilin ko na lang po sa kanya is 180. Kasi yun na lang po yung may resibo ako, sir. Okay. Sir Paulo, pakibalik na lang daw po yung 180,000. Sir, babalik ko po kung may utang naman po talaga ako. Eh, kaso, sir, nung time po na sinasabi niya na diniposit niya sa akin, siya rin po nag-withdraw nun, hindi po ako. Meron pong footage yan dun sa pinag-withdrawan niya na siya po yung kumuha, may kasama siyang babae. Hindi po ako. Okay, ma'am, pakisagot lang po, ma'am, na... Ito po, sir, ah. Pinasok na, nilabas namin... niyo rin daw? Opo, sir. Pina-withdraw niya po yun, sir, sa akin kasi pupunta po siya ng Pangasinan para kunin po yung motor doon sa sir po niya. Kasi sa Pangasinan po nirelease yung Yamaha, sir, yung motor. So, doon niya po dinala yung pera, sir. Meron din po akong resibo, sir, na nag-deposit po kami ng 50,000 doon sa sir po niya. Oh. Sino po, so, yung, sir, sino po yung sir na yun, Mr. Fernandez? Sa Tagig po, kapitan po. Siya po yung nag-help sa amin sa mga requirements kasi that time, sir, Sir Rafi. Okay, Captain. Si Captain ho ba, straight o gay? Straight po. Straight siya. Okay, sige po. So siya yung tumutulong at opo. Nagbigay, and then po, ng pera sa inyo. Okay, sige po. Like yung mga passes po kasi po, ECQ po, di ba? So opo. Kailangan makaluwas sa ganito, kailangan makaluwas sa ganyan. Siya po yung nagbibigay. And then, Idol, sagutin ko lang po yung sinasabi niya na 180. Kasi kung may 180 po na utang, Idol Rafi, dapat po may kasulatan. First po, yun po, di ba po? Sir,
napakagaling niyo po, sir. Pwede na siguro kayong mag-practice ng law. Kasi alam niyo po kung paano kayo lumusot. Okay? Of course, hindi na niya naisip na magkaroon kayo ng kasulatan because at that time, sobra-sobra ang trust niya sa iyo sapagkat nabighani siya sa iyo sa iyong kagwapuhan. Kaya nawala na sa kanya yung bang magkaroon ng isip na, teka muna, kailangan ng kontrata dahil pera ito, malaking pera ito. Nawala na sa kanya lahat yun because she was in love with you head over heels, kung tawagin. At yun po'y napagsamantalahan nyo. Pasensya na, sir, sa word, ano? At saka, by the way, sir, straight talk to, lalaki to lalaki. Hindi po maganda na nagagamit nyo po inyong kagwapuhan para mamera sa mga babae at the same time, mamera sa mga beki. By the way, sir, another, may dagdag ko, sir, may mga staff kami sa TV5 na mga beki na takot lang po magreklamo dahil ayaw nila maglantad at ayaw nila mapahiya. May problema din po sa inyo. Sila din po ay naanuhan nyo rin. Hello po, medyo sir na, Raffi. Medyo na stylan nyo rin. Sir Raffi. Stylan. Sir Raffi, ulitin ko lang po ah. Hindi po, yun sa palusot po na sinasabi niya. Kasi Sir Raffi, parang gusto niya po sabihin is ibalik ko po yung 180 simula na nagsama kami. Sabi ko, hindi naman po pwede yun. Kasi po ako po, inalis ko po lahat yung like modeling, event. And then ako po nagbabayad ng mga arkila ng sasakyan pag gusto nila lumabas. Okay. Ma'am Camille, anong sagot mo doon? Madam Camille, sir, go ahead. Sir Raffi, grabe naman po. Sa papumatapang, ni isang sorry nga po, wala akong narinig sa kanya. Alam niyo po, Sir Raffi, ilang beses yan nung nagmamansari kami, sinasurprise ko siya sa relasyon namin, Sir Raffi. Ako yung lalaki. Ako yung nagbibigay. Helmet, binilan ko siya ng helmet kasi gusto niya. Binigay ko yun sa kanya, Sir Raffi, kasi mahal ko po siya. Ewan, gusto ko lang po siya matuto ng lesson niya na tama na po yung panloloko niya, sir. Kasi grabe po, ginoast niya ako. Kung hindi niya po intention, yun, Sir Raffi, bakit hinintay niya muna magpadala ako ng 24,000 bago niya ako i-ghost? Correct. Agree. Diba, Sir Raffi, ibig sabihin, sir, intentionally yung ginawa niya, intentionally. So, okay. Yung, Camille, ulitin ko, nakipag-usap ako ng maayos, hindi ako nagtago. Pao, hindi ako nagtago ka, bigla ka nang wala. Ilang beses kitang kinonta, nag-reach out ako sa'yo, sa mga kapatid mo, lahat ng kaibigan mo, minessage ko. Pero ito, anong ginawa mo? Ang nangyari, Camille, is nung time na nakita ko, di ba sinabi ko sa'yo na harang ako na aksidente? Which is hindi totoo. Ayaw mo totoo, makakipag-video call sa akin, di ba? Ako record. And then sinasabi mo naman na yung sa kuya mo, kinokontakt nila, na-contact nila. Kaso ang ginawa nila, pinost nila through social media. Hindi ka namin pinost. Magbigay ka ng screenshot na pinost ka namin. Nag-message ako a few and friends. And then yung mga dun sa nag-message, mga friends. Through, nag-message kami through your friends para ma-reach out ka namin dahil nagtatago ka. Ni isang text, wala akong na-receive sa'yo, Pao. Ni isang text. Hindi ako nagtatago. Okay. Grabe kasi, yung ginawa mo sa akin. Hindi mo ba alam, ha? Okay. Sandali lang po, sandali po, ma'am. Excuse me, ha. Ito, kukonsulta tayo sa batas. Makinig kayong dalawa. Attorney Garrett Tungol. Yes, sir. Yes, naka-monitor ka sa pinag-uusapan ng dalawa? Yes, sir. Mukhang may accusation na pinerahan daw po ang ating complainant. Nagamit ni Sir Paulo yung kanyang kaugapuhan na para ma-inlove itong si babae at itong si babae bigay ng bigay ng pera kay lalaki. Ngayon, nakita ni babae na very clear na sa kanya na mukhang naisahan siya at naloko. Ano ang stand ng batas dito? Okay, sir. Sa ganitong cases, it's always a toss-up between qualified theft or estafa. Ang difference lang po kasi ng dalawang yon is sa qualified theft, kinuha yung pera mula sa'yo dahil pinagkatiwalaan mo siya with the possession of your bank account. Mm-hmm. Ang estafa naman is binigay mo sa kanya yung pera dahil siya ay nagsinungaling. Mm-hmm. So, there is the difference of the money was taken or the money was given. Yun po ang crucial question dito. Ang nakikita ko po sa kwento ni complainant is that binigay niya yung pera. So I would say that in this instance, it is estafa. The crime is estafa. Estafa. Okay. Ano yan? Ilang counts? Kasi tuwing bigay, nakailang bigay ata si ma'am? 2 or 3 times? So each bigay is one count. Am I correct? Yes, sir. That is correct. Every time na may false pretense, na sinabi niya na I need the money for this, pero hindi naman, that is one count of deceit. That is one estafa, sir.
Okay, sige. Ilang taon ba ang staffa? It would depend sa amount, Sir Raffy, no? Pero based sa computation, sa preliminary computation of 180,000, it would not be so long, Sir Raffy. Siguro 4 years lang yan, expression correctional. 4 years, okay, sige. Okay, salamat, Attorney Garrett. Standard lang. So, Attorney Garrett, ang all she has to do, si Ms. Camilis, pakita niyo mga resibo, yung mga bank transfer sa account nitong si Sir. Yes, sir. At yan ay pwede nang gamitin na evidence sa korte. Tama? Ang effective po na evidence, yes sir, before the fiscal is yung withdrawal slip or yung bank online transfer. Online transfer. Na meron naman si Ma'am Camille. In fact, pati mga conversation, meron yes, din. Yes sir, kung ano ba yung ginamit na representation para ilabas yung pera na yon. Maganda rin pong ipakita yan. Okay. Thank you, Attorney Gary, tungo lang Axia, no, yes, party list. Okay, so Ma'am Camille. Yes po, Sir Rock. Pwede kayo magdemanda ng staffa. Tutulungan po namin kayo. Yes, kami po magpipinance doon po sa legal battle ninyo. Yes po. Okay, pero bago po ng demandahan, sige, usap po kayo for the last time. Tingnan natin kung kaya panghilutin to o hindi. Sir Paolo, for the last time, bago po magdemandahan, mag-usap kayo ni Ma'am Camille. Go ahead po, Ma'am Camille. Sige, ulitin ko lang, hindi kita ginost. Una, first, hindi kita ginost. Naalala mo nung tayo na may mga kung ano-ano death threats or mga message na nagme-message sa atin kaya tayo nag-alis ng number. Tanda mo? Ma'am Camille? Hello. Pao. Yun, natanda mo nung nagsasama tayo may mga death threats, may mga... Talaga ba? Alam mo, minahal mo ba talaga ako o pera lang talaga habol mo? Di pera kasi kami. Kasi may mahihita ka sa akin kaya ganyan yung ginawa mo. Kami, nakita mo na may ibibigay ako sa'yo, Pao. Kaya ginanyan mo ko. Ni isang sorry, wala akong narinig sa'yo. Ni isang sorry. Ikaw pa matapang. Nasasabi mo, ide-demanda mo ko. Hindi ako matapang. Pao, ang mali ka mo, siya anong ating alam mo, Lilian? Naaawa ako sa'yo. Sana patawarin ka ni Lord sa lahat ng mga ginagawa mo ganyan. Magbago pa. Nagbago ako, Kabin. Simula nung naghiwalay tayo. Pao, magbago ka, magdasal ka. Para abahan ka naman sa mga ginagawa mo. Camille, hindi mo alam kung anong iniwan mong depression sa akin. Isang buwan, Pao, isang buwan ako na-depress. Hindi mo alam yun. Tapos, magbabalita ka, mag-chat ka. Ikaw pa galit. Hindi ako galit. Pao, ang ginawa... isang sorry, wala akong narinig sa'yo. May isang sorry, tandaan mo yan. Kaya nga muna, ang side ko, kaya ako nagalit, kasi... Nagbi-business ako, iniisa-isa nyo lahat ng kliyente na, like yung motor, yung kasi buy and sell. Kasi nawawala ka eh. Ha? Buy and sell ko. Kung, hindi mo intention, ha? Kung hindi mo intention na bigla na lang mawala, magme-message ka. Alam mo number ko? Alam mo Facebook account ko? Anytime, pwede ka mag-message. Pero anong ginawa mo? Diba? Bigla ka nawala. Okay. Sige, ganito pa. Intentionally. Bigla nawala, okay. Let's leave it at that. Okay, Sir Paolo, meron kang last message bago... Sa demandahan, I'll give you 30 seconds. Magsalita kayo para kay Ms. Camille. Sir Raffy, pwede po is mag-complain na lang po, true personal, para mas malinawan po. Kasi ang nakikita ko po kasi dito parang from the start po is gusto niya ipalik yung ginastos ko na nagsama kami, pati yung mga pagkain. Sir, ang ibabalik niyo lang po yung mga cash na inilabas niya sa kanyang account and then itinransfer po sa account ninyo at napakinabangan nyo po. Yun lang po yun. Hindi na po yung mga pagkain. Okay? Walang solian sa mga nakain. Ang solian na lang doon sa mga perang na ibigay sa iyo dahil pinabili nyo po ng gamit dahil sa hiniling nyo po na sa in the first place, siya po ay mukhang nauto dito. I'm sorry, mama. I'm sorry kung nagamit ko yung word na nauto po kayo. Okay. So, grabe. Kali po yung motor po kasi binibenta niya po in buy and sell. Nakita ko po kasi... So kung gusto niya po, para ano po, bayaran na lang po niya yung 180 ko since binibenta naman niya po yung motor ng 200 plus. So ganito na lang po, Ma'am Camille. Yes po. Monday, mag-usap na po tayo para umpisa na po yung proseso ng pagsasampa ng kaso laban dito kay Sir Paolo. Magbibigay yes, po kami ng abogado sa inyo. Tulad sinabi ko, ako po magpipinas ng legal battle ninyo. Kasong estapa. Yes, each time na nagbigay ka ng pera sa kanya, one count of estapa. Ilang beses ka ba nakapagbigay? Kung tatlo, apat, lima, five counts. Okay. Now, one count is four years. Eh kung five counts yan, 20 years. Eh, yes, nako, magpipiesta si Dagol at Peryong. Haha!
Sabi nila, dagulat ko rin yung swak na swak to sa panlasa namin. Anyway, I'm just joking. Sir Paolo, susubukan ko muna kayo mag-uusap off-air kung kaya mo ibalik nang wala ng demandaan. Pero kung hindi nyo kayo ibalik ng, kumbaga, santong usapan, then okay, santong paspasan, which is demanda. Sige po, huwag nyo ibabaw ang telepono pareho para mag-uusap kayo off-air and let's see what happens by Monday. Malalaman na natin, okay? Salamat po thank sa inyong dalawa. Madam, thank you po. Madam Camille at Sir Paolo. Thank you po. Thank you. Okay, now, bago muna kay MJ. Remember kahapon po, nagsalita ako and several times na sa Wanted sa Radyo, kayo po mga kababaihan, sa oras na humirit ng pera ang isang lalaking naniligaw sa inyo or boyfriend ninyo, naghirit na naghirit ng pera, hindi po kayo mahal niyan. Believe me, believe you. Ang mahal niyan yung pera ninyo. Okay? Sana yung mga kababaihan nanonood ngayon. Maging yung mga Becky, nanonood kayo ngayon. Dahil, biktima rin mga Becky. Ilan din. In fact, meron taga rito, ayaw lang niyang lumantad, kasama rin po siya na nais Thailand, sabi niya. Sino? Huwag mo sabihin pangalan. Ayaw niya magpamanggit. MJ, anong sabi ng netizens? Ay, 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 Fragile Fridays ito, Idol Rafi, si Giovanni Orcales. Sabi niya, huwag po basta basta magtitiwala sa mga taong maputi ang labas, ngunit maitim ang budhi. Ang mga manuloko at masamang tao ay pumapasok na din sa mga simbahan. Tatandaan niyo yan, di ba? Si Rizel Ebrado naman, huwag magtitiwala ng gusto, magtira sa sarili upang sa huli, hindi ka ate magsisisi. Grabe, grabe. At si Mark Pablo, eto, galit na galit, Idol. Ang dami niyang comment pa iba-iba. May galit siya kay Paolo. Sabi niya, si Paolo may pogi problem. Ginamit niya sa maling paraan yung personalidad niya. Ngayon, si Peryong at Dagul ang bahala sa kanya. Ayan, Idol Rafi, ang ilan sa mga sabi ng mga keyboard warrior natin. Back to you po, dyan sa studio, Idol Rafi. MJ, ano? Alikin dalawa. Ito ang dalawa. Ito. Okay. Kanina nakita ko habang nagsasalita yung si Paolo, ganun ang ganun kayo sa TV. Baka gusto niyo mag-contribute sa kanya. Baka gusto mong, ano sa palagay niyo? Hindi po, Idol. Ha, hindi? Eh bakit ganun ang ganun kayo sa TV screen kanina? Naintriga po kami sa itsura niya. Sa itsura niya. Okay. Kayo ba ang tipong mamimigay ng pera? Dati ako, oo. Na, pag-usapan po natin yan. Ngayon hindi na. Ngayon hindi na, natuto na ako eh. Very good, very good. At magbabalik pa po ang Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama. Kausap po natin si Madam Ella Sobilino. Siya yung nagreklamo sa atin dahil yung kanila raw barangay nilusob na ng mga langaw. At dapat daw, sabi nung ilang mga nagreklamo, yung barangay nila ang tawag na ay Barangay Palipara ng Langaw. Kasi Barangay Palipara nga naman talaga yung pangalan ng kanilang barangay. Pasintabi po sa mga kumakain, ha. Madam Ella, magandang umaga po. Magandang umaga din po, sir. Talaga nakakadiri po yung mga langaw na kumakalat dyan sa inyong mga kabayan. Sa pagtulog, pagkain, pati sa pagbanyo, kasaming langaw. Bakit, ma'am? Ano bang problema? Bakit ang daming langaw dyan? Sir, kasi po meron pong poultry na nag-ooperate dito sa aming barangay. May malalaki pong tatlong poultry na nag-ooperate. Ang pangalan po ng poultry ay Pomona Farm, Helix Farm at Escriba. Ito po ay aming ipinipisyon na kasi nga po, apektado na po kami sa langaw at saka sa mabahong amoy. Opo. October 19 po 2019, nagsimula yung petition. Tapos po January 17, 2020, binaba na po ng LGU yung closure order kasi wala po palang kaukulang permit ang mga nasabing farm. Okay. Tapos po, inignore po nila yung binaba ng LGU noon kasi sabi, ilegal daw po ang pagkakasara. So, inayos po yun ang aming mayor. Dumulog po kami sa LGU ng aming problema. Nagbaba po ng final closure order ang aming mayor noong December 22, 2020. Pero until now po, nag-ooperate pa rin po ang nasabing farm. Kasi yung pong pagbaba nila, hindi po nila tinatanggap yung closure order. So, ibig sabihin, dinidefy nila yung closure order at wala silang believe kay mayor ninyo. Siguro po, hindi ko po, yun po ang pagkaka-ano namin. Kasi
Bumalik po uli kami kay Mayor kasi sabi nga po namin, namumroblema kami kasi ang tagal-tagal na po nung reklamo namin, hindi pa rin po kasi sumusunod yung nasabing establishment. Ano po sabi ni Mayor nung masabi niyo sa kanya yon na hindi sumusunod sa kabila ng closure order na binigay? Binigyan po niya ng instruction ang aming kapitan plus yun po yung police na higpitan po yung poultry para hindi na po makakapaglabas ng in and out nila. Pero okay. Sa ngayon po, sir, wala po kasing nangyayaring ganon. Okay. Hindi na sinunod yung utos ni Mayor. So, ibig sabihin, walang naniniwala dyan kay Mayor. Kaya nga po, dumulog na kami sa inyong programa, sir, kasi nga po, nahihirapan na rin po kami. Katunayan po, sir, dinimanda po kami nila. Nakadimanda po kaming mga petitioner plus si Kapitan, Sekretary at Kagawad. Okay. Tapos, ano sabi ni Mayor? Kayo na nga po yung napipirwisyo, kayo pa ngayon dimandado. Opo, nakadimanda po. Pati po si Mayor, dinimanda din po nila. Uy! Oh! Nako po. Iba na ngayon. Sir, kasi marami po kasi silang dinadrop na name ng matataas sa tao. Sinasabi din po ng mga empleyado doon na hindi namin kayang ipasara ang nasabing poultry. Sino na po yung mga pinagmamalaki nito, di umano? Hindi ko po kasi, pwede ko mag-drop ng name? Pwede po, di umano. Sabihin mo po, sabihin niyo po, di umano. Di umano po, ang sabi, pag po nagpapadala ng letter, nakaka-copy furnace po ang BILG si Resto, USEC Malaya, DNR Tamayo. Okay. So, yun, DNR, saka... BILG. Katunayan, sir, kami po ay nagkaroon ng pag-uusap. Ang nag-facilitate po ay ang BILG. Kasi doon para pong, yung pong may, isa sa mga may-ari ng poultry, humingi ng tulong sa BILG. Kaya po ang BILG ang nag-facilitate para magkaharap kami ng investor, pati petitioner at barangay. Okay, sandal po. Dapat hindi nakikialam ang DILG rito kasi ang pagbibigay ng permit, it comes from the mayor. LGU yun. BPLO is a munisipyo yun. LGU is the only entity or unit na makapagbigay ng permit sa mga establisemento sa isang lugar na kanilang kinasasakupan. Walang kinalaman yung DILG. Major Davy Hebron, Chief of Police ng Kalawan, Laguna. Major, good morning po. Yes, sir. Major, tulungan niyo po kami ha. Kailangan ko po ng tulong ninyo para i-analyze po kung bakit diyan po sa inyong lugar, ito pong tatlong poultry farm na nabanggit po naming complainant despite the fact na meron ng closure order galing kay Mayor at meron instructions galing sa inyo na ipatupad po yung closure order eh hindi niyo po napapatupad at wala nangyari. Ano bang meron? Paki-analyze nga po, sir. Ganito po, sir. Kasi ako po ay newly installed lang po dito. Ano pa lang po ako dito. 5 days old lang po ako dito. Kaya ako po ay nangangapapas doon sa area. Ngayon, sir, nasabi ko na sa inyo, sir. So, hindi na kayo mangangapa dahil alam niyo na po. Apo, sige po. Kukuha ko po dito yung mga naiwan po ng hepe dito. Ako po mag-i-inquire kung ano pong gagawin doon sa closure na yun. Saka po, siyempre po, mag-ano din po ako sa aming legal para in case naman, hindi rin naman po mananabit din po yung ating kapulisan. Teka muna, sir. Kukonsulta kayo sa... Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama. Round 1, ang bigay ng tulong. Atin sa atin ang amazing pure organic barley. Ito pong inumin 6-6 sa vitamina, minerals, micronutrients at fiber. Diyos ko. Mas malaya pa po itong vitamin C kaysa orange na prutas, pampatiba ng immunity, panlaban sa stress at pangihina. Feel amazing at bilhin na ng amazing pure organic barley sa website o sa liti mong distributors ng IM Worldwide. Pero bago lahat, Chang Marks, paano ba ito? Yes, Idol! Mga kapatid, tatlo sa ating mga keyboard warriors ang may chance ang mabigyan ng limpak-limpak na tulong. Araw-araw kasi may tatlong rounds tayo kung saan tig 10,000 pesos ang ibibigay. May paningit pa na 5,000 pesos
at 3,000 pesos. Bawat isa ilalagay sa mga envelope na may markang Ayuda 1, Ayuda 2 at Ayuda 3. Pero ito po ang catch. Walang clue kung alin sa Ayuda 1, Ayuda 2 o Ayuda 3 ang naglalaman ng 3,000 pesos, 5,000 o ang pinakamalaking ayuda na 10,000 pesos and up. Kung kayo po ang maswerteng matatawagan, tatlong M ang dapat ninyong gawin, ang mag-mute, makinig at manood. I-mute ang inyong TV para mapakinggang maigi sa inyong telepono ang mga sasabihin ni Idol. At manood dahil nagbibigay ng clue si Idol Raffy. Saka po i-reveal kung ano ang naman ang napili mong ayuda. Kung sumobra ang iyong binudget, abay sorry pero better luck next time at makakarga sa susunod na round, ang dapat sana ay panalo mo. Kung hindi mo naman naubos ang nabunot mong ayuda, ikakarga na rin sa next round ang sobra. Dagdag na abiso lang din po mga kapatid ha, kung sakaling natawagan ka nga pero bokya ang iyong resulta, abay pwede ka pang magpadala uli ng entry sa ating comment section para makasali muli. Pero kung natawagan ka na at nanalo ka pa, abay give chance to others naman kapatid. Back to you dyan sa studio, Idol! Salamat, Chang Margs! Ayuda girls, pasok! Nga pala, malala ko. Sherry. Sir. Yung sa'yo na naibalik ba yung mga pera? Hindi na. Ano ba yung sa'yo? Motor? Relo? Motor, cellphone? Oo. Tapos mags ng sasakyan. Mags? Ang dami pala, ano? Sapatos. Tsaka sama ng loob. So, ngayon, sama alam mo na. Loob. Alam mo na? Oo, sir. Okay. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Lalo na pag nakilala mo lang sa internet. Okay, very good. Ayan, no? Yan, makinig kayo kay Ate Shari. Okay, anyway, umpisa na tayo sa ating game. Organet, anong mga tatawagan natin? At sinong una? Si Ma'am Doris. Ma'am Doris. Ng Davao City. Oh, malayo-layo. Ma'am Doris, eto na kami. Dial si Ma'am Doris. Okay. Yan. 3,000. 5,000, 10,000. Hindi tumataas kasi nabibigay agad. Mukhang galante nga nitong tatlo. Ha? Nagbibigay ng magandang clue. At maging daliri ko, galante sa paghila ng envelope. Ano nangyari kay Ma'am Doris? Unsa naman eh. Ma'am Doris. Ay. Palihog lang. Pagtubag. Sabi ko, please, answer. Ah. Iba na lang. Hello. Sir. Hello. Ma'am. Hello. Kinsa ka man? Si Doris po. Oh, kinsa man ko? Sir Idol. Aha! Anong trabaho niyo po, madam? Ma'am? Ay, sir? Anong trabaho niyo po? Anong ginagawa niyo ngayon? Bahay lang po. Solo parents po ako. Ah, so single parent? Opo. Ilan pong anak niyo? Dalawa po. May special child po ako na anak. Ah, eh, paano nyo po nabibili yung mga pangangailangan nyo para sa inyo at sa inyong mga anak? Nagbabantay po ako ng ano, pamangkin po. Ah, tapos, binabayaran po kayo doon sa pagbabantay? Opo. Parang babysitter? Opo. Ah, okay. Magkano naman pong kinikita nyo bilang babysitter, ma'am? Tama-tama lang po pang, ano, pang pagkain. Ah, okay. Sige po. Ma'am, pili na po kayo. 1, 2, 3. Two po. Two. Anong ulam niyo po kaninang umaga? Toyo na, ano, bulinaw. Ah, bulinaw. Gusto ko yan. Opo. Oo. Anong balak niyo ngayon lunch, kakainin? Kung sa palarin. Oh, kung palarin, ano po? Anong ulam niyo? Lechong manok. Lechong manok. Pwedeng chooks to go. Sarap opo. Yun. Merong chooks to go dyan, di ba? Opo. Anyway, ngayon, mabibili mo yung gusto mo, lahat ng mga masasarap na ulam, lalo pat kung sunerte ka. Number, ano pong sinabi niyo, ma'am? Two. Number two. Tingnan ko nga. Clue po. Sige, magsalita muna kayo. Sherry, salita. Ate, kung gusto mo ng masarap na lunch, piliin mo yung ayuda ko. Okay, two. Ito, panigurado hanggang next month ang iyong lechon manok. Oh! Okay, 3. Nako ate, sigurado na sa Ayuda 3 kasi ako'y galante. Aba, wow! Ba.
Ayan po, ma'am, Madam Doris. Nagsalita na yung tatlo. Siyempre, huwag mong pagkatiwalaan. Lahat sila. Meron isa kanila na merong mensahe doon sa kanyang sinabi na nandun talaga sa kanyang pera. Alin sa tingin mo yung mapagkatiwalaan? Two? Base sa kanilang mga sinabi. Si Two. Ano man sinabi mo to ulit? Hanggang next month na po may lechon manok. Hanggang next month ang lechon manok? Okay. Sa Two. Sure ho kay ma'am? Two. Maganda yung sinabi mo hanggang next month. Ang lechon manok. Sa'yo, paano? Kung gusto niya lang ng masarap na lunch ngayon, makukuha niya yun kapag nakuha niya tong number one. Ngayon ka lang? Ngayon. Wow. Parang giveaway yun, ha? Pero di mo malaman, sir. Ah, ano sa'yo ulit? Galante po kasi. Galante. Eto, galante. Kasi pag galante, abay, sky's the limit yan. Mama, galante, sky's the limit. Eto siya hanggang next month. Oh. Eto, mukhang alisin mo na ito kasi sabi niya, ngayon lang, lunch. Ano ba sabi mo? Pero di ka sure. Ma'am, ito, sabi niya, hanggang ngayon lang yung lunch mo, masarap. Oh. Gusto mo, piliin mo to. One. Ano, ayaw mo sa one? Okay, sir. Okay na. Okay, so ma'am, ano yung piliin mo? Two pa rin. Two pa rin? Ayaw mo ng three? Three? Okay. Three. Okay, ha? Three, ayaw mo. Three. Ilan po anak niyo, ma'am? Dalawa po. Dalawa pa na, ano? Three. Okay. Lechon manok. Ah, pwede. Sige, mama, ito, ha? Yan. Ha. Ayan ba, ma'am? Three. Okay ka na? Okay ka na sa clue? Naglipat si ma'am, sa three. Nakita niyo, ma'am? Zoom in pa direct. Zoom. Zoom pa. Okay. Yan ang po, yung three. Okay. Okay. So, okay ka na dyan? Okay na? Three? Three, ma'am? Three. Okay, sige, three. Three. Sige, ma'am. Three, ha? Okay na, ma'am? Okay. Ma'am. Ten. Nalilito na po ako. Hanap pa? Nalilito na po ako. Two. Dapat focus ka. Three. Four. One. Five. Number one? Balik si number one. Sir, one, sir. Number one. Balik daw si number one. Ah, number one gusto mo? Four. Opo, okay, number one gusto mo? Five. Sige. Six. Seven. Number one? Opo. Eight. Number one? Nine. Number one? Okay, okay, sir. Number three. Number three? Nine and a half. Okay, okay na, sir. One na. Sige, okay na, sir. Sa akin yun. Okay na, sir. One? One. Number two, sir. Ano ba talaga, ma'am? Number two. Sige, ma'am. Pagbibigyan kita. Pagbibigyan kita dahil meron kang isang special child na anak. Opo, 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 sir. Yan, ma'am. O, di ba? 10,000. Congratulations po, ma'am. Thank you, sir. 10,000 pesos. Thank you so much, sir. Ingat po, ma'am. At meron tayong accomplishment report. Ito na po ang aking napamili. Sa ayudang inyong ibinigay, nakabili po kami ng 2 busong bigas, grocery, gamot, na aming mag-asawa at mga damit ng ating mga apo. Ang iba po ay sinabi namin para sa emergency. Maraming salamat sa The Amazing Pure Organic Barley, ang inumin ng 6 sa vitamina, mineral, fiber. Maraming salamat po. Hello po, Sir Idol Rafi Tolfo. Natanggap ko na po ang ayudang napanalunan ko. At naipadala ko na rin po sa papa ko ang pangswab. Maraming salamat po, Sir Idol Rafi Tolfo. At sa Amazing Pure Organic Barley, ang inuming siksik sa vitamina, minerals at fiber. Daghan kaayong salamat. Santo Domingo, Nueva Ecija and Getafe, Bohol. Sumasaludo po kami sa inyo. At magbabalik pa po ang Idol in Action. Don't you know?
eh, meron na pong closure order galing sa mayor. And may instructions po sa inyo, galing kay mayor, na ipatupad, tulungan sila kasi wala naman po silang police power, kayo po mga police, ipatupad yung closure order na inisyo po ng LGU, which is legit. So, kukonsulta ka pa muna? Apo, kasi lawyer? Po ang alam ko po dyan, kasi po yan, kami po ay police assistant. Ang dapat po na mag-uwan po ng closure, kasi sa environment at area po ng Kalawan, dapat po yung kanilang menro. Sige. Ma'am Ella. Yes po, sir. Pinapangako ko po sa inyo, nagsasalita na po ako ng tapos. Meron po at meron mangyaring resulta. Okay, ma'am? Trust me. Okay po, sir. Maraming salamat po. Maasa po talaga kami na matutulungan niyo kami kasi sobrang apektado na po kami. Apo. It's just a matter of tutumbukin ko kung sino ang nasa likod nitong Apo. Problema ninyong lahat dahilan Apo. Para hindi ito mapahinto-hinto. So somebody Apo. Or some people are behind these three poultry para sila ay magkaroon ng lakas ng loob sa halip na tumiklop e nagmamatapang pang i-defy yung order ng mga otoridad at magdidemanda pa. So, meron talaga akong malaking tao rito o mga malaking tao na involved dito. Don't worry, ma'am. Mamay sa wanted sa radyo, magkaalamana na. Okay? Sige, okay, ma'am. Okay, salamat po. Kausapin naman natin ngayon si Mayor George Beris, Kalawan Laguna. Mayor Beris, sir. Yes, magandang hapon po. In fairness naman daw po sa inyo, Mayor, kumikilos naman daw po kayo tungkol dun sa problema ng langaw invasion. Ikang ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang makausap po natin si Sir Manuelito Lucrecio. Siya po yung nasa video kanina na naputulan dalawang daliri at hindi po inaalagaan at ngayon ang masaklap hindi pinapansin ng kanyang mga amo. Sir Manuelito. Sir, paki-mute po yung TV. Yung TV ako mute. Yeah. Okay. Sir Manuelito, paano po naputol yung dalawang daliri niyo po? Ganito po nangyari ayon sa pier, sa loob ng Manila International Airport sa may MIP. MICP, okay. Bumaba po ako ng truck, tapos isang truck po, nasa tagiliran ko. Nang umubante po yung truck, dumiretso, kasi naka-open yung truck ko open yung pintuan. Apo. Yung pag-abante niya, diretso-diretso, bigla po siya lumiko. Yung pinakadulo ng chassis, may container, tumawa ron sa pintuan ko ng truck. Aray ko. Sip, nandun yung kamay ko po naipit. Okay. Nakabukas kasi, sinarado ko, inabot siya po pagliko. Inabot po yung kamay, dalawang daliri ko. Okay. Buti na ganun itong dalawa. Dalawa lang naipit. Naputol at... sino po nagpagamot sa inyo? Diyala po kami ng boss ko ron sa... dinala po kami ng yung safety ng MICT sa orthopedic. Okay. At doon tinahi po yung ginamot po yung daliri nyo. Now, kayo po ba ay nagtatrabaho sa trucking company o sa broker, sa isang broker? Sa trucking company po. Trucking company. Ngayon po yung trucking company, ayaw pong tulungan kayo o tulungan kayo mapagamot, tuluyan. Hindi. Binigyan po kami ng panggamot doon sa orthopedic. Ang halagang iniwanan po kami sa 10,000. Tapos, okay. Nagastos po namin, idol, mga 7,000 plus yung sukle. Pinagbili pa namin ng yung agwa at betadine, yung mga bulak. Kasi hiningi pa namin. Yung mga resibo, pinabigay lang po namin sa may-ari. Kasi kinukuha yung resibo eh. Binalik mo namin doon. Oh. Okay. So ngayon po nakakapagtrabaho kayo, hindi? Hindi po. Ano nga mag-ago po kayo doon eh. Okay. So, paano nangyari sa, anong mangyari ngayon sa daliri at ganun-ganun na lamang? Ganun-ganun na lang kasi. Wala man lang konsiderasyon yung amo ninyo na bigyan kayo ng tulong pinansyal dahil forever na yan daliri ninyo, wala na yan at hindi na po magagamit. Oo, wala na po, ayun. Tsaka, wala po lang yung SS. Isa pa yung SS. Wala rin po.
Sige. Nasa liyan telepono si Loderick Choyawo, may-ari ng Airfleet Cargo Services. Mr. Loderick, sir. Apo, magandang umaga po, Sir Rafi. Apo, sir, ito pong si Mr. Lucrecio, nagreklamo sa amin, yung kanya pong dalawang daliri ay naputol dahil so dahil po sa pagtatrabaho niya sa inyo, ginagampanan yung trabaho niya sa inyong kumpanya, sa inyong trucking company. Sir, paano ito? May bibigay ba kayong danyos o meron kayong ibibigay na danyos? Sir, ang actually, sir, tinawagan ko na po yung kahapon, nagmamatigas po, ayaw pumunta dito sa opisina. Tsaka yung sinasabi niya po na hindi ko siya iniintindi. Oh, sige po. Ako po ang naggumaso sa ospital dyan, hindi po yung nakadisgrasya sa kanya. Okay. Tapos binibigyan ko po ng pambili ng gamot. Yan ang problema lang po kasi dyan, sir. Okay. Masyado pong mapagmatigas. Bo, siya pa ngayon may kasalanan. Siya pa ngayon sinisisi mo. Siya na ngayon naputulan ng daliri. Siya pa yung pagagalitan mo ngayon. Kaya siguro hindi siya pumunta dyan sa inyo, nag-report sa inyo dahil natatakot na baka mura-murahin mo, baka batukan mo pa. Ay, hindi po, sir. Hindi naman po ako ganun. Okay. Eh, kaya nga po, tinawagan ko po kahapon yung ano niyan. Yung tinatawagan ko po kahapon niyan, ayaw kong kausapin. Okay, sige. Tapos, bakit mo siya tinatawagan? Para saan? Para po pag-usapan namin yung dito, yung sinasabi niya po na ano na hindi ko siya inaasikaso. Tsaka, okay, sige. Ngayon pa lamang, sir. Ibibigay ko sa kanya kung ano po yung inaano niya sa akin. Oh, sige, ibibigay mo. Ano po yung ibibigay mo sa kanya? Nakikinig po siya. Ay, kung magkano po yung hiningi niyang gasto sa akin. Okay, sige. Sandal po. Sir, Manuelito, magkano na po ang gusto niyo? Yung tungkol sa gastos, danyos, lahat-lahat na. Sabihin niyo na po. Ay, hindi naman ko lang yun. Yung nararapat lang sa apat ko. Idol, kung magkano tayo narapat. Na, yung nararapat lang para sa akin. Sa dalat, yung daliri ko. Okay. Mr. Loderick, ganito na lang. Apa. Kasi ito mo, itong si sir hindi nagdi-demand. Mabait pa talaga ito. Kung iba to, magdi-demand. Ngayon, kayo sir, mag-offer kayo. Magsabi kayo sa kanya. Eh, paanoin ko na lang po, bigyan ko po siya ng kahit 10,000 pa. Kasi yung una po, gumastos ako sa kanya ng 10 dahil hindi pa rin ako binabayaran na nakadistrasya sa kanya. Ngayon, pag binayaran po nung nakadistrasya sa kanya yung ginastos ko, ibibigay ko rin po sa kanya yon. Teka muna, 10,000 lang po ibibigay mo? Apo. 5,000 bawat daliri? Apo. Eh, tsaka yung ibang gastos naman po, sabi ko nga sa kanya, pag-usapan namin. Ang problema po, sir, hindi siya nakikipag-usap sa akin. Okay, pero... Tapos, yung pa pong isa, sir, yung pong nakadisgrasya sa kanya, siya mismo nakikipag-usap. Hindi niya ako kinukonsulta kung anong dapat namin gawin doon. Okay, ganito pong gagawin natin, sir, ha? Ah, sige pa. Kami po yung makikialam na rito. Una, bakit wala siyang, wala siyang SSS? Sir, kasi po, porsyentuan lang po sila sa akin. Saka, hindi ba lang pong binibigay na requirement sa akin yan, mga ano, noon pa. Tapos, isa pa po, hindi... Teka muna, doon pa lang sir, supply ka na, regardless kahit na porsyentuan, dapat may SSS po bawat empleyado. Nasa batas po natin yan. You know better. Anyway, ganito po sir. At sir Lord Manuelito, makinig kayo. Ilalapit din po namin kayo sa ECC. Meron po kayong makukuha na ayuda galing sa ECC, sir. Wag na. Okay. May makukuha po kayo ng... Okay, ito na pala si ECC. Okay. Sige, Ma'am Stella Banawis, Director ng Employers Compensation. Magandang hapon po, Ma'am Stella. Magandang hapon po, Sir Rafi. Opo. Narinig ko po yung dinulog sa inyo ng ating worker na makutulang ang mga daliri. Opo. Opo. Dalawa. So, tutulungan po siya dapat ng kanyang employer para i-apply yung kanyang EC benefit sa SSS. Oh. Kahit po hindi siya member ng SSS, hindi po siya miniembro ng kanyang employer, hindi ibig sabihin ay matiprejudice po yung claim niya for employee's compensation. So, mababayaran pa rin po siya. Pero yung employer po mag-apply. Sa hospital, yung kanyang Apo. Hindi siya nakapasok at hindi siya nakasweldo. Pero yung employer po mag-apply. Natawag. At saka since nawala yung finger niya, permanent partial disability na po yun. Meron siyang makukuhang pension for a few months. No? Depende dun sa anong finger ang naalis. Okay. Pagka po na-approve yung kanyang CTD at saka yung permanent partial, pumunta lang po siya ulit sa ECC para dun sa cash assistance niya na 10,000 pesos po. Okay, sige po. Ganito po. Pero mag-apply po niyan as yung employer, sabi niyo kanina. Employer po niya. Tutulungan po siya ng kanyang employer. Okay, sandal po. Oh, hello, Mr. Pa. Mr. Loderick.
Apa? Ikaw po ang mag-effort na i-apply sa ECC for benefits. Ito po empleyado nyo, narinig mo naman, okay? Apa, apa, apa. Okay, kami po mamamagitan to make sure na gagawin nyo po yon para naman ito empleyado ninyo ay makakuha po ng mga karampatang benefits, okay? Okay. Sir, papuntayin nyo lang po sa opisina para mapag-usapan po namin. At huwag mong batukan. Pag binatukan mo to, babatukan din kita. Okay, sir? Okay, sir? Hindi naman po gano'n, sir. Okay, okay, mabuti ganun. Naman. Sige, para nagkaliwanagan tayo. Sige po, Sir Manuelito, sasamahan po namin kayo kay Sir Loderick at pag-ayusin namin kayo para makuha nyo po yung mga pera na dapat nyo makuha. And of course, sa tulong na ng ECC. Salamat po sa ECC. Ma'am Stella, salamat po, Ma'am Stella. Ma'am Stella? I-forward po kami yung kanyang contact details para ma-follow up po natin sa SSS pag nag-apply na. Apo, sige po. Off-air, ma'am. Ibibigyan namin lahat ng detalye sa inyo. Salamat po, Madam Stella Banawis. Salamat din po, Sir Rafi. Okay. Sir Manuelito, huwag mo ibabang telepono. Kakausapin kayo ng reporter namin. Salamat din po sa inyo, Sir. Sir Amo. Okay. Sige. Anong pangalan? Si Loderick. Okay, thank you. MJ, anong sabi ng netizens? Naku po, sabi nilang kuripot daw ni Kuya Loderick. Ang kuripot mo, grabe! Yan ang sabi ni Shaline Umezawa. Si Maria Call naman, sabi niya, magaling mambola yung lalaki na yan at dapat 50K isang daliri. Yung iba naman, sobrang grave. Idol Rafi, sabi ni Richard Tabura, putulin din yung kamay na may-ari kung ganyan. Ay, grabe. Grabe po talaga. Ayan. Pero si Princess Lilia, sabi niya, dapat po talaga bigyan ng tulong si tatay, no? Dahil nagtatrabaho siya ng maayos, dapat ding tulungan ng maayos. Kaya salamat, Idol Rafi, at nagkakaroon na ng liwanag ang kalagayan niya. Yan po yung inasabi mga keyboard warrior natin, awang-awa po sa sinapit ng ating manong na talaga naman naputunan ng daliri. Back to you po sa studio, Idol Rafi. Salamat, MJ Manford. Magbabalik pa po ang Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Ha, diyan po sa Barangay Paliparan. Uh-huh. Nakita nga namin yung mayor yung cease and desist order na naipaskil na po doon sa site, sa lugar, sa tatlong poultry. Pero mayor, hindi kayo pinaniwalaan itong mga may-ari at meron daw bantapang idedemanda kayo o nadimanda na kayo? Dinemanda na ako. Paano kayo nadimanda, mayor? Samantalang kayo po yung nasa tama, ginagawa nyo lang po ang trabaho nyo. Eh, alam mo naman mga abogado, maski na tama ay iba ang sasabihin. Pero yung demanda nila for cessorari mandamus at saka restraining order, dininied na lang court. Okay. So kung dininied na lang court, edi implement na po natin, gumamit na po tayo ng kapulisan natin para yes. Sa pilitan na baklasin na yan. At ikaw naman po ang mag-counter demanda ngayon sa kanila. Nag-usap na kami ng provincial attorney. So kung talagang ayaw sumunod, is papailo na namin ang kaso ng violation ng environmental code, violation ng building code, may maraming violation eh. So, wala ho ba kayo po the meantime magawa, mayor, para mapakita mo sa kanila at makita nila na ikaw ay masigasig sa paggawa ng trabaho mo at ginagawa mo lang yung trabaho mo, therefore back up ka ng mga bumoto sa iyo. Kasi mayor, yung mga netizens, yung mga tao diyan humahanga po sa inyo. Kaya lang, ito pong mga mayari ng poultry mukhang walang bilib sa inyo. Eh, hindi rin nga namin malaman ano ba ang pinagmamalaki. Minsan na-drop pa nga ang name. Under Secretary Malaya, na-drop na rin ang name ng provincial DILG. Aha! So, dininamed na po yung DILG? Oo, dininamed na po yung DILG. In spite of that, ang ano sa mga barangay is pag may nag-deliver o may activity, sabihan nyo bawal kasi walang business permit. Oh, pero paano yung mayor? Kung walang business permit sa barangay at walang BPLO permit, wala ho ba kayong magawa, mayor? Hindi nyo ba magamit yung inyong police power para paghuliin nila mga ito? Eh, hindi naman natin basta pwedeng mahuli. Pero mayor, di ba pwede kayo mag-apply sa korte ng, I don't know kung anong tawag dyan, para ma-implement ito pong illegal na mga aktibidad nila. Illegal dahil wala silang permit and they're operating in that area without your permit. Ang usapan namin ng provincial attorney, magpapaila kami ng separate na ano man ang sumbong na dala, basta alam niya.
Dito na tayo segment kung saan ang mga kasong aking sinimulan. Tatapusin ang paborito kong sidekick, si Maricel Tulfo. Oh, my honey bun sugar. Hi. Oh, anak ko. Sus. Paano na ito? Aha. Talagang. Very happy. Ganun dapat palagi. Ayun. Hello. Ayan. Okay. Good. Pampa good vibes ko. Yan. Oh. Ngayon, anong meron man? Papa, OFW na maltrato sa Saudi Arabia. Okay. Okay, nawalan signa. Sige, anong nangyari? Isang OFW pa, paano minamaltrato sa Saudi Arabia. Narito ang reklamo. Okay. Ako po ay kinalmos po ako sa baraso, pinalo ng wiper sa ulo, tinadyakan sa tiyan, kaya po ako ay nagreklamo, humingi na po ako ng tulong. Matagal na po ako sinasaktan dito, sa pool po ako sinasaktan dito, nahingi po ako ng tulong sa agency ko, hindi po ako pinapansin. Okay, kumusta ang pag-rescue natin sa OFW, Mar? Tinulungan tayo ni Attorney Hans Kakdak ng OWA, Papa, para mapauwi ang ating complaint. Ay successful na kakupi dito sa Philippines. Okay. Eto, nakikita ko sa video. Meron tayo nabigyan ng tulong, tama? Yes, Papa. Binigyan natin siya ng 7,000 pesos at para pambili niya ng kanyang kose. Garito ang kayong matulungan. Okay. Okay. Ano yung next case, Mar? Isang consultant, Papa, no? Iniwanan na nga ito ng utang. Iniwanan pa ng sakit. Narito. Okay. Kung tao ka, magpakatao ka, yung mga obligasyon na dapat sa'yo, huwag mo sa akin ipasa kasi ang hirap. Tapos, ngayon pa, meron akong sakit. Hindi ko alam kung paano yung gagawin ko. Okay. Kumusta yung muli nilang pagtatagpo, Mar? Ano nangyari? Nung nagtagpo sila, Papa, no, sinisingil nga ng ating complainant ng 25,000 dahil na dun sa tinutang nila. Pero sila naman ay nag-usap at nagkasundo na paghahatian na lang daw nila. Oh, nagkaroon ba ng second chance? Mukhang malabo na, Papa, no? At the same time, hindi na rin nagsampa ng kaso ang ating complainant. Pero ang ginawa nila, yun nga, pinagatian na nila ang 25,000 at bilang tulong na rin sa ating complaint, binigyan natin siya ng cash assistance para sa kanyang gamot. Narito ang pasasalamat. Sir Rafi Idol, maraming salamat sa tulong na binigay niyo tsaka sa pag-aayos sa amin ni Patrick Miron, maraming salamat po. At malaking tulong to para maibsan yung aking nararamdaman. Salamat po. Good job, Mar. Maraming salamat, Maricel Tulfo Tungol. Okay, ngayon, punta na tayo sa ating round 2. Are you the boys? Pasok, are you the girls? Tatawagin ngayon ni Ranette ang susunod nating contestant. Si Ma'am Jeanette, sir. 3, 5, 10 pa rin. 10 ang pinakamataas. Sino? Si Ma'am Jeanette. Okay, anong sabi? Sana po matawagan niyo po ako, Sir Rafi. Mangingisda lang po ang hanap buhay namin. Hindi po kami makapangisda ngayon kasi malakas ang alon at hangin. Oo nga naman. Ano ba tawag noon? Yung abagat ba ngayon? Oh, low pressure area? LPA ang tawag. Sige, tawagan agad. Yun yung problema sa problema ng mangingisda. Kapag malakas ang hangin, malaki ang alon, may bagyo, wala silang kita. Hindi nila kailangan, hindi dapat sila pumapalaon. Ang ilan sa kanila na didisgrasya kapag pinilit nilang pumalaon. Kahit na malakas ang hangin o may bagyo. Meron?
Ayun na, sir. Nasa na? Si Ma'am Janet. Janet o Janet? Janet po. Ma'am Janet? Janet. Okay. Wala? Saan si Ma'am Janet? Tingnan ko muna habang tinatawag si Ma'am Janet. Titingin muna ako ng mga ano rito. Oh. Tingnan tayo rito. Oh. Oh. Nakikita ba sa camera? Hindi nakikita sa camera. Oh. Okay, game. Ha? Tingnan ko kung sarit kung nanonood tong kung nanonood itong mga tatawagan natin, oh, ha? Aha. Aha. Na. Ala, ano na? Meron pa rin? Wala? Eh, tawag na iba. Tawag na iba. Okay, next. Sino tatawag natin next? Ano? Ano bang nangyari sa inyo? Nasaan na? Ha? Tawag na iba. Eto sir, marami pa ditong backup. Oh, sino mga backup? Next agad, pag ganon. Sino yan, kuya? Ah, sino yan? Si Jenna. The number you have dialed okay. is either unattended or out of coverage. Ah, baka pwedeng tawag ulit ng bago. Apo, ay, tawag ng bago. Si Ma'am Ard, si Ma'am Hilda po. Ma'am Hilda. Okay. Ma'am Hilda. Taga saan si Ma'am Hilda? Sa Antipolo City. Antipolo. So, matagal-tagal na rin tayo hindi nakakuha ng contestant sa Antipolo. Ma'am Hilda. Busy naman. Busy. Tawag ulit, di ba? Opo, marami at pa, least sir. Lima o anim. Next. Si Ma'am Arjen. Ma'am Arjen. Eh, di na, hindi nila tayo masisisi dahil nagpadala sila ng kanilang numero para matawag natin at kapag tinawagan natin, sa oras ng pagtawag natin, nakapatay yung kanilang cellphone or busy. Ayan! No. Good! Sino yan? Ma'am Arjen po. Ma'am Arjen! Ma'am! Oh, kung hindi man busy at hindi sinasagot. Ito. At least sinagot na. Para daw po sa... Ma'am Arjen. Nanay niya. Kahit hindi na raw pa. Rafi! Magandang umaga. Magandang umaga po. Hindi pa ako nakabukas. Hindi nakabukas pa ako sa... Ah, hindi kayo nanonood ng TV? Opo, sir. Kasi pumayna po yung signal po ng aming ano po. Wala po kaming TV Plus. Ah, okay. Signal na kasi. Signal, signal po. Signal. Ah, hindi ka nanonood ng TV? Opo, sir. Napanood ko lang po kanina po sa YouTube. Okay, sa YouTube. Ngayon hindi ka nanonood. Sige. Ah, mamili na po kayo. 1, 2, 3. Hindi nanonood si ma'am. Sige. Number 3 po. Number 3. Hindi ka nanonood. Sir. Sabi mo hindi ka nanonood. Hindi ka nanonood. Hindi po, sir. Sa YouTube daw siya, sir, nanonood. Sa YouTube ka nanonood? Kanina po, sir. Kanina pa po, sir, ako nanonood. Okay, pero ngayon hindi na. Hindi na po, sir. Sige, sure ka ba sa number 3? Huwag mo ako sisi. Po, sir. Sure ka? Ay, sir, sir, number 2 na lang po. Para number... lang po pambili ng gamot ng nanay ko po. Number 2 ka na lang? Oh. Opo, sir. Magkano ba yung gamot? Maintenance lang po, sir. Maintenance? Oh. Opo, sir. Pwede na ba yung 3,000? Pwede na po, sir. Eh, meron ko pa kasing 5. Meron pa rin 10. Ay, okay na po, sir. Yung basta pambili lang po ng gamot ng nanay ko po, sir. Okay na. Sa number 2, okay na sa'yo. Okay na po, sir. Okay na, ma'am. Naiyak si ma'am? Okay, ha? Okay na po, sir. Pambili lang po ng gamot ko po ng nanay ko po sa probinsya. Anong sakit po ni nanay? Ano po, sir? Yan, high blood po, sir. Oh, sige. Ma'am, ako na lang magde-decide. Number 1 na lang, kunin mo. Ay, sige po, sir. Salamat po, sir. Para pa may padala ko dati po sa nanay ko. Baka hindi po sila ng gamot. Okay, sige. Number 1. Okay, sige, ma'am. Salamat po, sir. Congrats. Kasi ang pangangilang para kinanay. Okay. Ayan, gamot. Sa nanay ko lang po, okay na ba yung 5,000, ma'am? Pwede na po, sir. Basta po, pero po, sir. Para sa nanay ko po. Ah, sige. Ma'am, congratulations. 5,000 pesos kay ma'am. Okay. Yan, 5,000. At meron tayong accomplishment report. Gandang umaga po sa Rapid Toll po at sa TV5 at sa lahat ng bumubuo ng Idol in Action. Ito na po ang toll phone at ang tirang 10,000 pandagdag puhunan sa photo at suman sa iba, ang iba ay pangrenta ng bahay at ilaw. Muli po, maraming salamat sa Rapi sa Amazing Pure Organic Barley, ang inumin siksik sa vitamina, mineral at fiber. God bless po! Maraming salamat sa Rapi. Nakuha ko na po ang ayuda.
may pambili na po kami ng bigas at mga pangailangan din sa bahay. At maraming salamat din po sa Amazing Pure Organic Barley, ang inuming siksik sa vitamina, minerals at fiber. Thank you, Sarapi! Barangay 73, Caloocan City at Parana Samar, sumasaludo po kami sa inyo at magbabalik pa po ang Idol in Action. Don't you know? Illegal, mga illegal activity. And let the court decide. Hindi naman natin pwedeng pwersahin na isara yun na baka tayo madali arbitrary detention mga tao sa loob. Hindi pa, ang ibig sabihin halimbawa, Mayor, di lulusubin nyo. Meron ba silang business permit para doon sa mga structure nila? Wala. Building permit, wala. Di kung wala silang building permit, then Mayor, pwede yung pagbabaklasin yung mga struktura doon. Yes, but we have to get a court order. Kailangan pala si kumuha ng court order. Kasi pag pumasok tayo, pag pumasok tayo doon, baka matrespassing naman tayo. So, paano to? That's the biggest dilemma that you have. Ngayon lang kami nakarinig ng ganito na yung mayor binabangga nitong isang negosyante dyan na illegal naman kung tutusin. Ayon nga po mismo sa inyo dahil walang permit. Hindi lang mayor, parte tao ng kapitbahay binabangga. Nako po. Kung kayo nga po, mayor, kayo po yung otoridad dyan, hindi nila kinakatakutan. So much more po yung mga residente. Kawawa naman, pobre yung mga residente. Okay. Within the week, we'll file a case. Inaayos lang ng abogado. Yusek Martin Dino ng DILG. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon, Idol at saka si Mayor. Good afternoon po. Yusek, pakitawag pansin nga kay Yusek Malaya. Kung totoo ba na itong si Yusek Malaya ay kakilala, kaibigan, padrino, kung ano pa man yan, nitong mga mayari ng poultry farm sa Barangay Palifaran, Calawan, Laguna, itong Halex Farm, Escriba Farm, and Pomona Farm, dahil naninamedrop daw po, ayon kay Mayor, naninamedrop daw po ang pangalan ni Yusek Malaya. And true enough, ito yung nagkakaroon daw po ng mga pag-uusap para ma-resolve itong problema, yung DLG daw po na mamagitan. Anong kinalaman ni DLG sa mga walang permit na negosyo, di po ba? Papaalam po agad yan kay Yusek Malaya at babanggitin ko itong problema dyan. Pero ang pagkakaalam natin naman dyan, ako naman, ang trabaho namin ay siyempre tulungan namin ang LGU. Kaya nga DILG to the Department of Interior and Local Government ang tinutulungan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, hinakakasama. Round 3, are you the portion? Hatid pa rin sa atin ng IM Worldwide, distributor ng Amazing Pure Organic Barley from Australia. Okay, pasok dito ngayon. Janet, tawagan natin. Sino man mapalad, dumaas ang premyo, 15,000 na ayuda. IM Worldwide. Amazing Pure Organic Barley from Australia. Sino siya? Si Ma'am Zinaida po. Ma'am Zinaida, ano sabi ni Ma'am Zinaida? Sabi po ni Ma'am Zinaida, Sir Idol Rafi, sana po matawagan niyo na kami ng nanay ko. Mag-iisang taon na kami nagte-text sa inyo. Malaking tulong po kung mapipili niyo kami. Naglalako lang po ang ina ko ng Butchie. God bless po. Zinaida from San Pedro. Ma'am Zinaida. Opo. Sino po kami? Sino po to? Ako po ay si Nelson. Nelson. Mandela. Sino po to? Nelson Mandela po. Sino po yon? Floor director, mamili ka, o yung sa Africa, yung hero. Sa Africa, naging presidente. South Africa. Idol Rafi? Ma'am. Opo. Sabi mo, mag-iisang taon na kayo nanonood. Bakit di ka nanonood ngayon? Nanonood po. Bibili lang po ng ulam ng anak ko. Mas karapit
Ah, nagtitinda po kayo. Eto na po ako sa bahay. Dito na po ako pipili ng ulam ng loko. Ah, okay. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin. Ayun. Ah, nagtitinda po kayo ng ano, ma'am? Opo, ng ano po, ng buchi. Karyoka, naglalako po ako. Ah, masarap yan. Isang na po ako nagtaan sa inyo. Araw-araw po ako nagtitag sa inyo. Oo, oh, okay. Magkano naman po kinikita niyo sa pagtitinda ng buchi, madam? Ano po, pag misa 200, 150, kulang po talaga sa amin sa araw-araw. Anong trabaho po ni sir? Wala po, single parent po ako. May tatlong anak po ako, may dalawang nag-aaral pa. Oh, okay. So 200 maraming, to 300. Maraming salamat. Ang kinikita niya po bilang nagtitinda ng buchi. Okay. Opo, eh, matanda na po ako. Ilan taon na po kay ma'am? 59 po, ito at 30. 59? Opo. Next year, senior na po kayo. Opo. Ingat po kayo sa paglabas-labas, ma'am. Face mask, face shield. Saka face shield po. Alcohol. Maraming salamat, Anto Rafi. Okay. Kung halimbawa, ma'am, pala rin kayo makuha niyo yung 15,000. Yung pinakamataas, eh, may 15, may 5, may 3. Anong gagawin mo sa 15,000 kung sakasakali? Ano po, bibili ng mga pagkain ng mga anak ko. Tsaka nag-graduate po akong grade 12 eh. Ah, may graduating kayo na anak, grade 12. Grade 12 po, po itong ano, may bayarin po siya sa eskwela, yung mga toga niya, yung libro may babayaran pa po. Oo, oh, hindi nga magkakasya po yun kung 200 to 300 lang kita mo kada araw. Opo, kulang po talaga, pinagtitipid po namin, pumibili lang po ako ng lutong ulam kukurenta, pinagkakasya na po namin apat yon. Hindi po kayo nakaipon? Hindi po, kulang po. Wala ako kayong ipon sa bangko? Wala po. Okay. Huwag kayong sumali sa mga paluwagan, ma'am, ha? Ay, hindi po. Good, good. Sige, ma'am, piliin nyo na po. 1, 2, 3. Anak, anong number? Sige pa, piliin nyo. Ay, ito, ano, hindi sinasabi niya, ano po yan, no? Ah, sino kausap nyo po, ma'am? Anak nyo? Opo. O, sige, ma'am. Lagi ko pong kaano ng text po. Sige, pagtulungan nyo po. Pagtulungan nyo po ng anak nyo. Anong pangalan po ng anak nyo? Si Hansen po, yung aking grade 9. Oh, si Hansen. Sige. Pili na po kayo ni Hansen, ma'am. Ano yung number 2? Oh. Number 2 daw po. Number 2. Opo. Number 2. Sandali ah. Number 2. Sigurado po kayo? Ano po yung sinasabi pag ano yung... Number 2. Sa bagay, magkano bang puhunan sa ano, ma'am? Puhunan sa buchi. Magkano puhunan dyan? Inaabot po ng 3,000. Pwede. Pwede. Pwede, pwede. Sobra pa sa pwede. Ito, wala po kaming bigas. Wala po kaming mga dilata. Wala kayo pa ulam lagi. Walang mga bigas, walang mga dilata. Opo, wala po. Itong po ng aking anak, opera lang po ito. Nagkaroon ng piksa eh. Ah, sa opera lang? Opo. Ay! Number 3, Idol! Number 3, gusto mo? Ano na, baby? Kisarin? Idol number 1 daw po! Teka muna. Nililito niyo po ako. Ano ba yung number? Number 1? Ma'am, siguraduhin niyo, ma'am, ha? Meron dyan 3, may 5, may 15. Huwag kayo malito. Akala niyo yung kamay ko kasi para akong magician. Baka mamaya nalilito lang kayo. Sigurado kayo, one? Ha? Number 1 daw po, Idol! Sure kayo! Sure. Sabi po na anak ko, teka ng team. Siguraduhin niyo, ma'am. Po. Mahirap sumablay. Sayang din. One po kay Ate Sherry. Si Ate Sherry. Anong pahala mo, Hansen? Opo. Okay. Bakit si Ate Sherry? Bakit hindi si Ate Yuki at saka si Ate Yuri? Ay, tulo. Ano ba yun? Sure? Ano ba yun? Hansel. Sisisiin, baka mamaya, pagalitan ka na mama mo, baka paluin yung kamay mo. Kasi po, nakita ko po, 5,000 yung sa 3. Oh. Saka 3,000 sa Ayuda 2. Aha! Nanonood ka pala? Eh, maalay mo, baka mamaya, yung sleight of hand, ang tawag nun, parang minagic-magic ko lang, sure ka. Kasi kuminsan, mga daliri ko, mabibilis. Example, tingnan mo ha, wag kang kukurap. Ha? Opo. Titingnan mo mabuti. Okay. Sandali lang. Opo. Sandali lang. Parehas gusto mo kay Sherry? Oh. Number
one po sa kisari. Oh, tingnan mo yung kisari. Oh, yan, kisari. Paano yan? Oh, yan kisari. Yan bang gusto mo, kisari? Ha? Ah, sandali, gusto mo si Shari? O, oh, itong si ano? O, oh, yan. Nako, patay. Patay? Patay? Paano yan? Ah. Ala, tingnan nyo. Paano yan? Ang isa dyan, 5,000. Isa dyan, 15,000. Klo. Pati klo. Ano na? Aha. Ay, parehong ngayon mo, parehong 5 mo. Oh. Ate Sherry mo. Ba, malay mo, baka ito. Nawawala dyan yung 1. Kasi may 15 eh. Oh. Ate Sherry mo. Sure ka? Opo. Sure ka talaga? Well, nako. Nako, mapapagalita ka na mama mo. Sure ka? Oh, ito. Parehong 5. Ito, wag mo na intindihin to kasi ito, wala na, paso na to, 3 na to eh, wala, oh, 3. Wala, okay. Sure? Opo. Napagalitan ka na ba ng mama mo? Nasisi ka na ba? Hindi pa? Baka, masisi ka, sure ka na? Oh. Huda. Ha? Ano? Sabi mo. Ati Sherry po. Sure? Sure. Klo. Kasi paghila ko nito, tapos blanco, 5,000 ka lang. Tapos paghila ko nito, tapos may 1, sayang. Sure? Opo, Ate Sherry. Sherry talaga? Opo. Bakit? Opo. Sherry talaga? Si Ate Sherry? Si Opo. Sherry kasi, ba't ka kumikindat-kindat, Sherry? Ay, sabi niya, Sherry. Si Ate Sherry po. Ah, ah. Good choice. Congratulations. Thank you. Ingat ka, mag-aaral ka palagi ha. Always obey your parents, your kasi nanay mo at sa mga teacher mo, palagi mo silang sundin, okay? Ingat ka, Hansel. At ma'am, congratulations ma'am, bago po mag 3 p.m. Okay. Bago tayo magtapos, may mapabati ba tayo dyan sa Mars? Yes, Idol, binabati ko lang yung Reyes family from Vallejo, California. And happy birthday kay Ate Mash. Birthday na niya bukas. Ayun. Okay, susunod na po. Loud Shout Loud sa TV5. At Shell Cosim sa mga balita magpapabusog sa inyong kalaman sa Signal Channel 1. Tandaan, palagi mag face mask, face shield, at hugas ng kamay. At syempre, lagi mag-ingat Pilipinas. Siyang Margs, MJ. Ha, ha, ha. Siyempre, alam na this. Oh, nag-exercise na agad si MJ, oh. Yeah. Oh, ready na talaga. Nag-stretch na. Stretching na. Mm-hmm. Ito na. Ito na, pagkakataon niyo para mag-stretching. Tingnan natin. Nabahin pa. A 1, a 2, a 3, go!